Hello po and welcome back po ulit dito sa aking channel, Gemma's Cake Tarawin Vlog. So ito po yung ating year-end reading ngayong 2022. Diba? Ang bilis ng panahon. Tapos na agad natin yung isang taon. So meron akong candle para sa inyo. This is for healing. Ano ba yung kailangan yung i-let go? Iwan na natin ngayong 2022 para makamove forward tayo. Kung ano man pong healing ang kailangan ninyo, mind, body, and soul. So, ayan po ang ibibigay sa inyo ni Universe. Pero dapat tulungan nyo din po yung inyong sarili. Ano ba yung mga bagay na, syempre, hindi lang naman masasakit yung nangyari sa atin ngayong 2022, hindi ba? Meron din tayong mga blessings na minsan na-overlook natin kasi mayroon tayong mas hinahangad. Pero nandyan pa rin yung blessings, binibigay pa rin po yan sa atin. Ano ba yung mga na-receive natin na blessings na dapat maging grateful tayo at mas madami pa tayong blessings na marireceive sa papasok na 2023. So, year of the rabbit yon. Sino ba yung mga year of the rabbit dito? Okay, so ayan po. You can do your own prayer. Pero ito po ay nadasalan ko na ng Latin prayer. And this is for you, sa lahat po ng aking viewers. Para po yan sa inyo. So, sisindihan ko na po ito. And then, we'll proceed sa ating year-end reading. Fire signs, ito po yung reading mo ngayong December 31, 2022. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. I'm sending you a positive energy and also healing energy ngayong araw na ito. Tignan po natin ano ba yung mensahe for you. Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Of course, you can also, ano po, healing din dito ng mga healing ninyo, mga wishes ninyo. Ano ba yung mga gusto ninyong mangyari? Pero meron tayong para doon talaga for January 1 naman natin na reading. Tignan po natin. So, abangan nyo na lang po yun. Tignan natin. This is for you, Aries, Leo, Sagittarius. Mensahe po natin, Spirit Guide. Okay, you know ya. Everything in perfect balance. Ayan. Kaya din yung iba sa inyo, kung ano man po ito mga kailangan ninyong i-let go ngayong araw na to, i-let go nyo na po. Ano ba yung mga kailangan ninyong iwan? Ano ba yung mga realizations ninyo ngayong ito, tapos na or patapos na itong 2022. Everything in perfect balance. So, feeling ninyo, di ba? May mga bagay na, ay, hindi nag-work sa akin yung bagay na to. But actually, it will work out for you. Hindi mo palang siguro nakikita ngayon yung, sabi natin, yung consequences, yung aftermath ng nangyari sa'yo. Fire signs, but everything is in perfect balance. Kung ano po yung mga nangyayari sa'yo ngayon, parang yan talaga yung kailangan mangyari sa'yo. Okay? So, tignan pa po natin, ano pa ba yung mensahe sa'yo? Spirit guide, pagdating po sa... Tignan lang natin ano pa ba yung paparating sa'yo. Ano pa po ang paparating kay Fire Signs ngayong araw na ito, Spirit Guide? Tignan po natin. So, diba? Nakatuon ka na, okay? Parang ang taas-taas ng tingin mo ngayon. Ibig sabihin, iba na yung focus mo. Some of you, Fire Signs, iba na yung focus nyo ngayon. So, mas nagmamature talaga kayo. Mas nakikita nyo na yung mga nangyayari sa life ninyo. Ayan, may iba po kayong pinagpo-focusan dito. Tignan natin. Five of Pentacles. Okay, so iba sa inyo, medyo nahihirapan kayo pagdating sa money. And some of you naman po, pwedeng nalulungkot kayo ngayon kasi may isang tao na iniwan kayo. Pwedeng umalis yung taong to or pwedeng na maalam na po yung taong to. Nine of Pentacles. Meron tayo ditong 7 of Pentacles. So, some of you, ang nagiging problem nyo ngayon, Fire Signs, is about money. Some of you, hindi naman talaga, sabi natin, wala naman kayong problema sa pera. I mean, hindi pa siya nangyayari. Pero yung iba kasi sa inyo, parang nag-iisip na kayo agad-agad. Yun yung nakikita ko dito. And yung iba po, meron kayong hinihintay na money dito, pero hindi nyo pa rin nakukuha. So, pwede kasi na... Oh, may delays kasi na nangyayari dito. Alamin mo, bakit ba hindi mo nakukuha yung money na to?
Sabihin natin, di ba may mas malalim pa pala na issues, pero hindi mo yung nakikita, fire signs. So, yung iba po sa inyo, ayan, tignan natin. Yung iba naman sa inyo, tinakbuhan na kayo dito ng mga nangungutang sa inyo. So, ngayon, alam nyo na kung paano bababalansehin yung mga bagay-bagay sa life ninyo. Alam nyo na ngayon kung paano nyo bababalansehin yung inyong finances. So, check pa po natin. Okay, pwede rin na may pupunta sa bahay ninyo, parang may mga dala-dala siya. Something like, basta may pasalubong, may gift sa'yo yung taong to. Tignan po natin, ano pa yung mensahe, spirit guide. Okay, gamit pala tayo nito. Mensahe po natin kay fire signs pagdating sa kanyang trabaho, spirit guide. Trabaho po ni fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Three of Wands. So, ito, marami sa inyo na-realize ninyo na, oh, okay din pala pag, diba, okay din pala pag may bago akong pupuntahan, may bago akong pagkakaabalahan. So, nag-i-explore yung iba sa inyo. Siguro, ito din yung natutunan ninyo ngayong 2022, kung paano ba mag-explore. Diba nga, sabi ko sa inyo, parang ito, parang iniiba nyo yung tingin ninyo. Okay, so parang ngayon is nakikita nyo na yung bigger picture, hindi na lang kayo sa isang bagay nagfo-focus. Parang ganyan din sa inyong trabaho. So ayan o, natuto din kayo na mas mag-ingat. Three of Pentacles, na i-work out kung ano ba yung mayroon kayo ngayon, napahalagahan, fire signs, kung ano ba yung mayroon kayo. So, madami kayong na-realize, madami kayong realization, madami kayong na-appreciate pagdating dito sa trabaho ninyo, pagdating sa inyong mga ginagawa. So, diba? Meron din ditong pagtutulungan. So, hindi lang yung ibang tao yung natulungan mo pagdating dito sa trabaho mo, kung hindi, mas natulungan mo din yung sarili mo. Kasi mas natutunan mo paano ba mas maging wiser pagdating sa buhay. Check po natin ano pa yung mensahe for you. Tsaka parang ito, natutunan nyo din, fire signs, na hindi lahat ng ginagawa ninyo ay kailangang malaman ng ibang tao. Pagdating naman po sa money, tingnan natin kung ano ba yung mensahe para sa inyo. Pagdating po sa kaperahan, spirit guide, mayroon tayo ditong Page of Cups. Ayan, mayroon tayo ditong Five of Swords. So, yung iba nga sa inyo, medyo na ano kayo dito, nabubudol kayo pagdating sa money. Or yung iba po sa inyo, fire signs, parang madali kayong i-persuade. Kunwari, may pinakita sa inyong isang bagay. Aries, Leo, Sagittarius. Parang, you know, na-engage ka kaagad dun sa bagay na yun. Parang tumatatak siya sa isipan mo at hindi siya mawala sa isipan mo. So, yung iba sa inyo, parang you are trying. Okay, wala namang masama sa pagtatry, pero mas maging maingat po kayo. Kasi may mga tao dito sa paligid ninyo, fire signs, na dahil nakikita nga kayo na gumaganda yung kabuhayan ninyo, gumaganda yung inyong finances. So, ang iniisip nila ay paano kanila maiisahan. So, yan, baka nga may nangungutang sa'yo o kaya naman may inaalok sa'yo ng kung ano-ano na alam naman niya na hindi effective. Kunwari, mga ganong bagay. So, ayan po. Tignan nyo, meron tayo ditong Ace of Pentacles. So, marami naman po talaga sa inyo ay maganda naman yung inyong kaperahan. Nasa paghahawak nyo lang talaga yan. Nasa paghahandle nyo lang talaga ng finances ninyo. Fire signs. Check naman natin pagdating sa inyong negosyo. Ayan, baka may mga naipon naman kayo dito. Pero yung iba kasi sa inyo, meron kayong investments dito na ginawa na hindi talaga siya nag-progress. So, siguro ito yung iniisip nyo ngayon. Kasi medyo malaking pera din talaga yung nawala sa inyo. Tignan po natin pagdating naman sa iyong, o kaya naman may mga, nitong year na to, meron kayong mga biglaang mga purchase. Basta mga parang hindi ba ninyo pinag-isipan. So, malaki talaga yung nagastos nyo doon. So, ngayon, this, diba, ito, papasok ang 2023. So, ngayon, wag na po kayo magpabigla-bigla. Fire sign sa inyong mga gastusin. Tignan natin, or sa inyong mga bayarin. Talagang i-manage ninyo yung finances ninyo. Tignan natin. Spirit guide, kasi parang naano kayo dito eh, napuwersa yung iba sa inyo. Check po natin pagdating naman sa inyong business. Kamusta naman po ang business, spirit guide, Page of Pentacles?
Ayan, so yung iba naman po sa inyo, madami din talaga kayong kinita pagdating dito sa business ninyo. The Emperor talagang nag-boost yung inyong confidence pagdating dito sa King of Wands. Madami din kayong nagawa, madami din kayo. Alam niyo yon, very thankful kayo sa kung ano yung mga narating ninyo pagdating dito sa inyong business. So hindi mo inaakala na yes, very positive yung thinking mo nung sinimulan mo yung business na to or nung nagsimula yung 2022, pero hindi mo alam na mas pa yung ibibigay sa yun ni universe, 'di ba? Mas tatangkilikin siya ng iyong mga kliyente. So very thankful ka dito and nakikita ko pa rin sa iyo dito na you are still doing your best. Okay, mas ini-improve mo pa yung mga skills mo, mas ini-improve mo pa kung paano ba ninyo seservisan yung inyong mga kliyente. Ayan, parang ikaw yung tipo ng tao, fire signs, na hindi ka natatakot sumubok, hindi ka natatakot huminto na matuto. Ayun. So tignan natin pagdating naman po sa inyong love life. Kamusta naman po ang love life ni fire signs? Okay, Ace of Wands. So may tao dito na nag-iisip sa'yo. Iniisip ka lagi ng taong to, fire signs. Pwedeng hindi ka pa rin niya nakakalimutan. This is 10 of Pentacles. So, okay, 10 of Pentacles. And meron tayo ditong the Devil. Oh yes, meron nga isang tao dito hindi ka pa rin nakakalimutan. Pwedeng nung nawala yung taong to sa life mo, mas madami kang na-achieve pagdating sa ibang aspect ng life mo. So still, some of you, pwedeng nandito pa rin kayo sa relationship na to. Nasa isang toxic relationship pa rin kayo. Ayan. So pwedeng yung person mo na to, yung kadil mo na to, siya yung umuubos ng pera mo. Hindi mo alam kung saan napupunta, saan niya ba ginagastos. So, nasa sa inyo po yan. Kung ano ba yung gagawin nyo dito. Kasi kayo, mabait kayo dito, fire signs. Parang lahat ng chances, lahat binigay nyo sa taong to. So, magtira po kayo para sa inyong sarili. Sabi nga, everything in perfect balance. So, balance lang po dapat. Hindi pwede na ikaw lang lagi yung nagigive ng give dito sa relationship ninyo. Dapat give and take kayo ng person mo. Check po natin love message para sa'yo. So, meron tayo ditong could be a message, may marireceive kang message, this could be clarity, this could be freedom. Pero ito yung sinasabi sa'yo, you may not always understand why certain things happen, however, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. So ito po, may blessings talaga na paparating sa'yo. Kung meron man nangyayaring kaguluhan sa life mo ngayon, fire signs, hindi man to sa love life mo, sa other aspect ng life mo, sa ibang tao na minahal mo na ngayon ay nagkakagulo kayo, meron po ditong kalinawan na mangyayari, may kalayaan din na mangyayari. Pwedeng yung taong to, pwedeng ikaw ay lalayo na sa taong to. Some of you will cut connections dito sa mga taong nagpapahirap sa'yo. Okay, so yan lang po yung mensahe sa inyo ngayong araw. Ingat po kayo always. More blessings to come and Happy New Year po sa lahat. Bye-bye!